Mga kaibigan, ang isang relihiyon ay importante sa atin lahat. Kaya lang, kung kayo mag-asawa ay magkaiba ang relihiyon, paano na ang inyong relasyon? Magkakaproblema ba ang inyong pagsasama dahil lang sa isang relihiyon o dahil lang magkaiba ang inyong relihiyon? Yan yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa mag-asawa na magkaiba ang relihiyon. Pero siyempre, bago natin pag-usapan ang tungkol sa mag-asawa na magkaiba ang relihiyon, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Sino sa inyo ang mag-asawa o magkarelasyon na magkaiba ang inyong relihiyon? Kasi itatanong lang natin kung magkaiba ang inyong relihiyon ay nagkaroon ba kayo ng problema sa inyong pagsasama na bilang mag-asawa o magkarelasyon. Kasi marami talaga ang nagkakaproblema tungkol dito. Kaya lang, ang maisasagot ko tungkol dito sa pag-uusapan natin na ang relihiyon sa totoo lang ay hindi yan magkakaroon ng problema sa bawat isa sa inyo kung kayo ay totoong nagmamahalan sa isa't isa. Kung totoo ang inyong pagmamahalan, kahit ano ang relihiyon nyo o kahit ano ang paniniwala nyo, ay talagang hindi yan makakaapekto sa isang relasyon, di ba? Kasi marami nga dyan na parehas ang relihiyon pero hindi nagkakaintindihan. So ang isang relihiyon ay isang gabay lang po ito sa atin. Pero hindi po ito rason para ang mag-asawa o ang magkarelasyon ay magkaroon ng problema dahil sa isang relihiyon o dahil magkaiba ang relihiyon. Marami talaga dyan na magkarelasyon o mag-asawa na magkaiba ang relihiyon pero nagsama sila ng matagal o nagsama sila na walang problema sa kanila ang magkaiba ang relihiyon. Alam mo bakit? Kasi ang tao, pag mahal mo siya, kahit sino pa siya, kahit ano pa man ang relihiyon niya, ay hindi ito makakaapekto sa inyong pagmamahalan kung talagang nagmamahalan kayo sa isa't isa. Ang importante lang dyan, yung magkaroon kayo ng respeto sa bawat isa. Kung halimbawa ikaw, babae, halimbawa ang religion mo ay Catholic or kung anuman, tapos yung lalaki halimbawa Muslim o kaya kung anuman ang religion niya, pag kayo ay bago nagsama at nagkasundo kayo na hindi magkakaroon ng problema pagdating sa relihiyon, ay talagang hindi maaapektuhan ang inyong pagsasama. Kaya kung halimbawa magkaiba man ang relihiyon nyo, bago kayo magsama, mag-usap kayo na dapat ang inyong relihiyon ay hindi talaga ito makakaapekto sa inyong pagsasama. Kaya dapat talaga mayroon kayong respeto sa bawat isa na ang relihiyon mo ay iba, ang relihiyon ko ay iba. Wala tayong problema doon sa reliyon, basta importante nagmamahalan kayo sa bawat isa. Kaya importante respeto lang sa bawat isa. Kasi kung totoo kayong nagmamahalan, hindi hadlang ang isang reliyon sa isang taong nagmamahalan. Diba? Kahit saan man kayo mapunta, kung talagang nagmamahalan kayo, hindi hadlang na magkaiba ang inyong reliyon. Basta sabi ko lang,
may respeto kayo sa bawat isa. Kung halimbawa, ang isa sa inyo, pagdating sa pagkain, kasi marami talaga dyan na magkaiba ang reliyon na bawal, merong mga pagkain na bawal sa kanila. Respetuhin po natin yon. Kaya importante, magkaroon ng respeto sa bawat isa. Kung halimbawa, bawal sa isa ang pananamit or bawal sa kanya kasi hindi pwede sa reliyon, respetuhin po natin yon. Makinig tayo at dapat unawain natin. Kung sinasabi niya na magsimba siya doon sa religion niya, makinig tayo sa mga sinasabi niya kung mayroon siyang i-share sa atin tungkol doon sa religion niya, pwede tayong makinig at unawain natin. Kasi nga, kung mahal mo talaga siya, intindihin natin, respetuhin natin, at dapat pakinggan natin. Kasi ang relihiyon, sabi ko nga, gabay po talaga sa atin yan. Kaya dapat talaga, unawain natin siya at pakinggan natin kung ano man yung sasabihin niya tungkol sa relihiyon. Huwag na natin itong pakialaman kung ano yung paniniwala niya. Kaya kung sino man yung talaga dyan na magkarelasyon na magkaiba ang relihiyon or mag-asawa na magkaiba ang relihiyon, talagang kung totoo talaga, sa totoo lang, hindi yan makaka-apekto sa pamilya. Basta ang importante, man nandoon yung respeto at nandoon yung unawain mo at intindihin natin, kasi dapat talaga magkakaintindihan kayo sa bawat isa. Kung halimbawa, iniimbita ka na kung willing ka bang mag-convert sa religion doon sa iyong karelasyon or sa iyong asawa, kung halimbawa, ini-invite ka niya, depende na yan sa iyo kung gusto mo sa sarili mo o yung galing sa puso na gusto mong magpa-convert, walang magbabawal sa iyo. Kasi kung mahal mo nga ang isang tao, willing ka talaga magpa-convert. Walang sapilitan. Pero kung halimbawa, ikaw naman ay imbitahin mo siya, kung ayaw niya, huwag na po natin pilitin. Maganda yung walang sapilitan, di ba? Kaya kung sino man talaga dyan, yung magkaiba ang relihiyon sa isang magkarelasyon or sa mag-asawa, lalong-lalo na sa magkarelasyon, bago kayo magpakasal o bago kayo pumasok sa isang obligasyon, mag-usap talaga muna kayo ng mabuti kung ano yung desisyon nyo pagdating sa relihiyon. Kaya ko naisipan itong i-share sa inyo yung tungkol sa mag-asawa na magkaiba ang relihiyon, kasi kami ni Papa Danny ay magkaiba ang relihiyon namin. Magkaiba ang relihiyon namin ni Papa Danny, pero sa awa ng Diyos, 33 years na kami ni Papa Danny, pero dito sa bahay ay hindi kami nagkakaroon ng problema pagdating sa relihiyon. Kasi bawat isa sa amin ay nirerespeto namin kung ano yung gusto niya pagdating sa relihiyon. Kung halimbawa, ito yung gusto niya, iniintindi ko at nirerespeto ko. Si Papa Danny naman, pagdating sa religion ko, kung gusto kong magsimba, hinahayaan niya ako. Kaya wala, kaya hindi kami dumating sa punto na nagkakaproblema kami. Ang importante talaga sa mag-asawa na magkakaintindihan kayo talaga, lalong-lalo na sa religion. Kaya doon sa magkarelasyon na halimbawa magkaiba ang relihiyon nyo, bago kayo magsama, dapat pag-usapan nyo yung tungkol sa relihiyon na hindi kayo magkakaproblema pagdating sa panahon na kayo ay mag-asawa na. Kasi lalo na pag nagkaanak kayo, doon na yan mag-uumpisa kung saan nyo papabinyagan ang anak nyo. Kaya dapat sa ngayon pa lang ay paplanuhin nyo na o pag-usapan nyo na kung ano yung gagawin nyo pag halimbawa may anak na kayo. Kasi pinaka-importante yan sa mag-asawa na pagdating ng may anak na kayo, kung saan papabinyagan ang anak nyo. Eto pa, syempre bago tayo pumunta sa anak, pag nagpakasal kayo, kung saan kayo magpapakasal, sa religion mo or sa religion ng mapapangasawa mo. Kaya dapat kailangan doon ang masinsinang pag-uusap
yung galing sa puso. Kasi kung halimbawa, hindi nyo yan plinano o hindi nyo yan pag-usapan, sana pagdating ng panahon na nagsama na kayo, hindi kayo magkakaproblema tungkol sa reliyon nyo na magkaiba ang reliyon nyo mag-asawa. Marami talaga mag-asawa dyan na parihas ang kanilang reliyon, di ba? Parihas ang reliyon nila, pero bakit hindi sila nagkakaintindihan? Bakit may mga mag-asawa na parihas ang reliyon pero naghiwalay? Meron ding mga mag-asawa na parehas ang reliyon pero hindi nagkakaintindihan. So, depende na po yan sa inyo. Ang importante talaga ay magkakaintindihan kayo at respeto sa bawat isa. Yun ang importante. Lalo na pag may mga anak na kayo, doon talaga lalabas yung kailangan tibay ng pagsasama ng bawat isa, ng bawat mag-asawa. Kaya habang magkarelasyon pa kayo, hindi pa kayo mag-asawa, pag-usapan nyo na ngayon ang tungkol sa reliyon nyo, dahil alam nyo na hindi kayo magkaparehas ng reliyon. Pero sabi ko nga, kung talagang mahal nyo ang isa't isa, kahit ano pa ang reliyon mo, basta mahal mo ang isang tao, hindi yan makakaapekto sa pagmamahalan nyo. Yun lang po. Sana po itong video natin ngayon tungkol sa mag-asawa na magkaiba ang reliyon. Sana nakapagbigay ako ng konting idea tungkol sa reliyon ng mag-asawa. Kasi marami talaga ang magkarelasyon or ang mag-asawa na nagkakaproblema dahil magkaiba ang kanilang reliyon. So, sana itong video natin ngayon, sana nakapagbigay ako ng konting tip sa bawat isa o sa bawat magkarelasyon or mag-asawa. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Dahil alam niyo naman si Mama Cherry, maraming tips na ibibigay sa buhay-buhay at maraming yaw-yaw, dahil si Mama Cherry mahilig makialam sa buhay-buhay. Yun lang po. Thank you po. Bye-bye.